Hi! Welcome back to my YouTube channel. I'm Joey Cariño. Ngayon, i-share ko sa inyo kung paano magluto ng pork dinakdakan. Ito ay isa sa mga request ni Mr. Rayan at para din ito sa mga kaibigan natin na mahilig mag-shot dahil ito ay pwedeng iulam at pangpulutan. So, si Rayan, sana magustuhan mo ang version ko ng pork dinakdakan. Start na tayo! At narito naman ang mga ingredients na gagamitin natin. Liempo or pork belly. Mayonnaise. Luya, hiniwa ko lang ng maliliit. Red onion. White onion. Siling green. Siling labuyo. Kalamansi. Cucumber. White vinegar at ng soy sauce. At bukod sa mga ingredients na ito, gagamit din tayo ng tubig at mantika. Papakuluan ko lang ang pork belly sa tubig at asin using high flame. At once na kumulo na ito, ilagay sa medium flame at pakuluan ng 20 to 30 minutes hanggang sa lumambot na ang pork belly or ang liempo. Pero ang authentic version ng dinakdakan ay maskara at tenga ng baboy ang gamit. Ito ay para sa hindi kumakain ng maskara at tenga ng baboy. Hinati ko lamang ang liempo sa dalawa upang magkasya ito sa ating lutuan. At pag malambot na ang liempo, ilagay na natin sa malinis na plate. At i-cool down lang natin ito ng 20 to 30 minutes. Paraan ito para maiwasan natin na tumalsik ang mantika pag ipinrito na natin ang pork belly. At yung pinagpakuluan ng liempo, pwede natin gamitin ito sa iba pang lutuin na kailangan ng sabaw. At pagkatapos ay iprito na natin ito sa mainit na mantika. Papainit lang ako ng pan at lagyan ng oil. At once na mainit na ang oil, isa-isa natin ilagay ang liempo at iprito natin ito ng 8 minutes. Sa unang side, 4 minutes. And after 4 minutes, kabilang side naman ang lutuin natin ng another 4 minutes. Karaniwan, pag sinabing dinakdakan, ito ay iniihaw. Pero eto, nasubukan kong iprito, okay din ang lasa at crunchy. Madalas kasi nag-i-experiment ako ng pagkain at nagustuhan naman ng family ko ito. At sa puntong ito, luto na ang ating pork belly. Ilalagay ko lang ito sa plate na may absorbent paper. Pagkatapos ay i-cool down lang natin ito ng 15 to 20 minutes para hindi tayo mapaso kapag hihiwain na natin ito. Hihiwain ko lang ito ng pa-crosswise at dapat manipis ang pagkakahiwa nitong ating liempo o pork belly. At ulitin lang natin yung same procedure para sa mga natitira pang liempo. At kapag nahiwa na lahat ng pork belly, ilagay lang natin ito sa isang mixing bowl at gagawin naman natin ang pag-assemble ng liempo kasama ng mga ingredients nito. I-assemble na natin ang dinakdakan at ilagay lang natin sa bowl ang pinritong liempo o pork belly. Sunod ay sibuyas na pula. Iniwa ko lang ito ng maninipis. White onion, hiniwa ko lang din ito ng maliliit. Siling green, or yung siling haba.
Gagamit din ako dito ng siling labuyo. Sunod naman ang luya. At ang pipino o cucumber. Hiniwa ko lang din ito ng maliliit. At pagkatapos ay itos lang natin ito para mag-mix ang mga ingredients nito. Next ko naman ilalagay ay ang mayonnaise. Karaniwan, pag sinabing dinakdakan, utak ng baboy ang ginagamit. Itong version ko ng dinakdakan, mayonnaise lang ang gagamitin ko. Kasi mas creamy at malasa itong mayonnaise. Para din ito sa hindi kumakain ng utak ng baboy. At haluin lang natin ito hanggang sa kumapit ang mayonnaise sa pork belly at mga ingredients nito. Next ko naman ilalagay ay ang soy sauce, white vinegar, calamansi extract, paminta, at asin. At itos lang natin ito ulit. Siguraduhin lang natin na mahalo ang lahat ng ingredients para maging malasa ang ating pork dinakdakan. At pagkatapos, ilagay lang natin ito sa serving plate. At iserve na natin. Ito na ang ating pork dinakdakan. Beer na lang ang kulang. Kanin pala. Sana subukan nyo itong ating version ng pork dinakdakan. At narito naman ang kompletong listahan at sukat ng mga ingredients. Maraming salamat sa pagpanood ng video na ito at sana patuloy nyo pong suportahan ang YouTube channel ko. Huwag kayong magsawang sumubaybay sa mga susunod ko pang mga videos. Please like, comment, and share my video. And please subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Click the notification bell. Thank you for watching. Bye!